tatanong ko lang po sana kung ilang kilo po yung luggage na dadalhin. Yun, so ilang kilo yung luggage na dadalhin. So, hello, hello sa inyo lahat dyan at hello sa inyo at sa ating mga ka-Port TV dyan at sa ating mga ka-Port TV. See, eto na naman, welcome dito sa ating Port TV channel at sa aking mga kabaro dyan na mga seafarers at mga nangangarap magbarko. Hello sa inyo lahat dyan at welcome sa ating mga aspirants. Welcome dito sa Port TV at kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na dito sa ating channel. At syempre, don't forget to like and share this video para at least meron tayo marami tayong matutulungan, okay? So, hindi na natin patatagalin. At least ngayon magbabasa tayo ng mga inquiries nila, lalong-lalo na sa mga aspirants na i-guide natin doon sa mga group. So, marami silang tanong. So, ano natin? So, iisa-isahin natin yung mga tanong nila. Pero ngayon, ito lang muna yung babasahin natin sa group. Ang tanong niya ay, bago po ako, ga-apply po ako at syempre tatanong ko lang po sana kung ilang kilo po yung luggage na dadalhin. Yun, so ilang kilo yung luggage na dadalhin. So, yan. So, ilang kilo nga ba yung dadalhin na luggage? Yun. So, guys, makinig kayo. Yung luggage nyo, kung ilang kilo yan, makikita nyo sa ticket. Okay? So, depende yan sa airlines na ibibigay ng ticket ng agency nyo. So, babasahin nyo yung ticket nyo. Basahin nyo dun. Kung nakasulat naman yun dun sa ticket, kung ilang kilo ng luggage ang dapat nyong dalhin. So, syempre, pag first time ka, nung first time ako, isang luggage lang ang dala ko talaga. Sa isa lang. So, ganun talaga pag first time. Pero kapag habang tumatagal ka, parami. Okay. So, dahil first time ka, hindi mo rin alam kung ano, kung ilang kilo ng luggage. Nandyan lang yan sa ticket. So, basahin nyo yung ticket na ibibigay sa'yo ng agency. Nakalagay dyan, kunyari, ang ibibigay sa inyong airlines is Qatar Airways. Hindi sponsored to ng Qatar Airways, pero pag nangyari Qatar Airways, ibibigay sa inyo. Usually, ang Qatar Airways nagbibigay yan ng hanggang sa atin is 50 kilos na luggage allowance pag sa seafarer ha, so 50 kilos. So, minsan umaabot tayo ng dalawang luggage, pag 25 kada isang luggage. Tapos, bukod pa yung hand carry mo na mga aabot ng mga 7 to 10 kilos. Pero usually, 7 kilos lang talaga yan. So, yun. So, dalawang luggage siya, pag 25, or kung isa naman, pwede naman siyang aabot siya ng mga 30 basta isang luggage lang. So, depende yan sa airlines niya, guys. So, ngayon, kung ano ka naman, kung connecting flight ka, huwag niyong alalahanin, guys, kasi ang kapag ka connecting flight ka, lalo na pag first timer ka, mag-aalala ka, baka mamaya kukunin ko na naman yung luggage. No, kung makukuha mo na yung luggage mo nga pala doon na sa pinaka final destination mo. Pero pag sa US ka at connecting flight ka, usually ang sa US, guys, kailangan may baon kayong pera. Kasi ang sa US, ang babayaran mo lang, kasi lalo na makukuha mo yan, tapos pagdating mo sa John F. Kennedy Airport, tapos pupunta pa kayo ng isa pang airport, so sa local airlines na nila yon, sa American Airlines, so ganun. Ngayon, yung baggage doon na nakalagay, is isa lang ang libre or isa lang ang binayaran ng company. So, dapat meron kang baong pera kasi yung isa doon, mag-i-exist ka tala ng luggage. So, yung isa, yun yung babayaran mo. So, kailangan meron kang baong na luggage kasi nangyari na yan, madalas sa amin nangyari yan. Ba't ganun magbabayad ka pa? Pero okay lang yun.
guys, kasi refundable naman yan. So, pwede naman yan i-refund sa inyo pagdating doon on board. So, at least mayroong kang baon. Okay, na kahit $100 magbaon kayo or di kayo mga $50. Kasi ang luggage naman, hindi naman umaabot ng mga $50 ang kilo. Mga, kahit yung isang buong luggage pag sa Amerika, lalo na sa may Florida, ang bayad lang yan is sa Newark, ang bayad lang yan is $30. Yung isang buong luggage na yon. So, dapat meron kang baong pera. So, yan guys, i-check nyo mabuti kung ilan ang capacity o kung ilan ang luggage allowance nyo. Tingnan nyo doon sa ticket. I-double check nyo yung ticket. Basahin nyo yung ticket para alam nyo at hindi kayo nag-worry kung mag-over luggage kayo. Usually, ganun naman talaga yun kapag first time ka, nag-worry ka. Pero, tapos isang luggage lang ang dala mo, tapos minsan hindi ka talaga mag-over luggage kasi konti lang naman talaga yung dadali mong damit muna sa umpisa kasi nga hindi mo pa alam. Then, ituturo ko sa inyo sa next video natin kung ano yung mga dapat yung dalhin para at least hindi rin kayo mag-over luggage at kung ilan lang dapat yung dadalhin para mga damit, mga pagkain, mga toiletries, ituturo ko yan sa inyo kung ilang kilos, yan. Ayan. So, para safe kayo at hindi kayo magkakalkal o hindi kayo mag-aano doon sa airport. Kasi kapag ka-over baggage ka minsan sa airport, kung hindi ka magtatapon, talaga magkakalkal ka ng mga gamit mo doon. So, naranasan din yan ng mga ibang kasama ko. So far, hindi ko naman, naranasan ko yan nung nag-land base ako. Pero nung nag-seafare na ako, hindi ko na siya naranasan kasi mas hindi naman ako masyadong nagdadala talaga ng gamit. Doon na lang ako bumibili. So, isa yan sa mga tips, guys. So, para at least safe yung, safe ka at hindi ka nag-worry kung gaano kadami yung luggage na dala mo. So, yun ang gawin mo. So, yun, sabi, gaya na sinabi ko kanina, basahin nyo yung ticket allowance ng luggage nyo, nasa ticket yan. Depende yan sa airlines, kung sa Delta Air kayo, mayroon din silang luggage allowance policy, Qatar Airways, syempre Philippine Airlines, mayroon din silang luggage allowance. Pero sa Philippine Airlines, medyo maluwag talaga sila pagdating sa seafarer. Minsan nga nag-over pa ako. So yung isa kong luggage minsan umaabot siya ng 28 kilos o isa 25 kilos tapos yung hand carry ko syempre kasi matagal ka na so ang dami mo nang dinadala ganun yun eh. Kasi may iba may mga kasamahan din ako syempre mga pasalubong ko. So depende na yun sa airlines guys. So basahin niyo mabuti yung ticket pero pag first timer ka medyo sundin mo lang muna yung baggage allowance mo or yung luggage allowance mo na nakalagay doon sa ticket para hindi hassle sa iyo na kung gaano ka kabigat kasi syempre ayaw mo naman magkalkal doon sa airport na di ba mag-iwan ng mga gamit doon sa airport. Okay? So yun lang guys at saka syempre maraming salamat sa pag-subscribe sa aking channel at syempre like and share nyo po itong video para sa iba para makatulong po tayo para malaman po nila at maraming salamat sa aking mga support area at mga kasiverer at mabuhay po kayong lahat at sa mga aspirants na nag-aantay ng job order nila keep on praying lagi at saka syempre darating din yung time na para sa inyo darating din yan at pray lang at tiyaga lang talaga. Okay guys, huwag kayong mawawalan ng pag-asa lagi. Makakasampa rin tayong lahat. Okay? And thank you and bye-bye!